at tinawagan ako nasa critical condition. Kaya na lang nila sa consoles sa San Manila. At alam niyo po, na madaling araw, ako po'y nanalangin kay Shaday, lumuhod sa kanya. Sabi ko, ako lingkod mo, ako'y naniniwala, wala po'y posible sa'yo. Inialagay ko ang aking anak sa iyong kamay, sa bakit ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May napakinggan pa isang tinig. Ang sabi po ng tinig ay ilabas mo, anak mo, sa bakit may gagawin siyang himanap. Nagbigay sa akin ng kapanatagan. At ito po, mga kapatid ko, nagkaroon ako ng inner peace at inner joy. Kaya pagkatayo ko po, pumunta ko sa hospital, kinausap ko ang doktor. Sabi ko, doktor, ilalabas ko na ang anak ko sa hospital. Ang sabi ng doktor, ang kalagay ng anak mo ay critical. At sabi ko sa kanya, within, mula sa umaga, galasin ko ng hapon, pinayagan ako ng doktor, pinirmahin niya, ilalabas ko ang anak ko sa hospital. Binalot po namin ng lampin ng aking sister wife na kami ko'y sumakay ng bus galing doon sa hospital na Maynila papunta ng MIA nang ang conductor po ay naniningil para doon sa pasahe. Nang makita niya ng anak ko ay critical condition, nagbigay siya ng 100. So lahat na nakasakay sa bus ay nagbigay sa akin para tulong abuloy na sa anak ko. Ano pong himala ang ginawa ni Abel Shaday? Nang dumating po kami dyan sa inupahan namin, sa MIA noon, doon po sa altar, itinaas po namin ang aming anak, dalawa kami po nakatasa aming kamay at nanalangin at puri sa Diyos. Nakita-kita po po yung itim na katawan, biglang nag-normal hanggang buong paa. Kaya niniwala po ako makapangyarihan ng ating Diyos na buhay mo sa kapatid ka. Kinabukasan, hinanap namin ang 118 Amor Solo Street. Doon po sa Amor Solo. Salamat po, dakilang El Shaday, at sa aming pong servant leader, Brother Mike, na ginagamit ng instrumento para makilala ka namin ang lubusan. God bless you all. More power to you, El Shaday.